Pangalan ko po si Ramville Almeda. 10 years na rin ako dito sa abroad. Isa po akong food and beverage manager dito sa hotel sa Abu Dhabi. I started as a waiter, then promote hanggang, yes, nakuha ko yung food and beverage manager position. Makilala ko yung Philinvest, my friend referred. Tapos, in-explain niya ng konti before ako pumunta doon na may mga properties daw na in-offer yung Philinvest na pwedeng parentahan sa Pilipinas. Interesado ako doon kasi isipin nyo, wala nang pupuntahan yung pera ko. Imagine 8 years. After that, in-encourage nila akong mag-seller. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako mag-seller? Napaka-busy ko na nga sa work. Kaya sabi ko, hindi ko nag-promise, pero sinubukan ko lang. Actually, hindi ako nag-seller. Nirefer ko lang yung Philinvest sa mga kaibigan ko. Imagine sa kaibigan, sa loob ng isang sa hotel ko, lima ang kumuha ng property doon. Na-shock ako na, sa pag-share lang ng investment ko o experience ko sa Philinvest na may mga nagkaka-interest din pala. So, siguro marami ito. Kailangan lang ng share lang natin. Kaya nung nasabi ng Philinvest na meron ako matatanggap na commission, which is hindi ko pinaghirapan yun, lalo akong na-motivate na bakit nagre-refer at talagang nagbibenta na talaga ako ng property. 2.5 years ako sa Philinvest. Para ko ng pamilya. Imagine, hindi makukompleto yung araw ko pag hindi ako makapunta ng office o hindi ako makadalaw man lang o makita man lang yung office. Mabilis yung promotion. Actually, talaga kung masipag ka lang, 6 months lang naging PA ako, tapos naging PC agad sa loob ng 3 months. Marami din akong tao na natutulungan. At saka, at the same time also, yung mga client ko sa Philinvest o yung mga taong pumapasyal sa Philinvest, nagiging client ko sa hotel din. Kaya parang hitting 2 birds in 1 stone. Dahil din, nung na-receive ko yung mga commission ko, yun ang pinambayan ko sa kondo ko. So, hindi nagalaw yung sahod ko talaga. Hanggang lumaki, nadagdaga na naman yung commissions ko monthly. Pero naisipan ko na naman na kumuha ng isang property na naman. Kasi kayang-kaya ko siyang bayaran kahit hindi ko galawin yung sahod ko. So, 2.5 years to be exact, mayroon akong mga 1.8 million sa Philinvest. Monthly, nag-receive na ako nasa mga 50 to 60,000. Dahil din dito sa commission, marami akong natutulungan at nabibili ko talaga yung gusto ko rin. Siyempre, mahilig ako sa sasakyan. Almost every 2 years na pabago-bago ako ng sasakyan. Second thing is mga kapatid ko. Siyempre, tapos ko ng pag-aaral. Tapos yung pamilya ko talaga natutulungan at saka yung mga relatives ko. Sa business naman kasi nito is dapat lead generation. Dapat non-stop. Kung kakausap ko ng tao, wag isa, dalawa. Dapat marami para may chance na at least sa 20 taong nakausap mo, may closing tayong isa dyan. Dapat iisipin ng mga OFW natin dito na walang forever sa abroad. Tapos hindi tayo yaman lang sa trabaho. We need to get out of our comfort zone. Kapit lang kayo sa dreams nyo. Huwag lang kayong bibitaw. Darating talaga yan na pag talagang may goal talaga tayong ma-achieve yung dreams natin, talagang makakamit natin yan. Papasalamat ako sa Philinvest na binibigyan kami ng opportunity na maging partner nila. At dahil sa Philinvest, nakikita ko na yung success ko at tapos nakakamit ko na, unti-unti kong nakakamit na yung mga pangarap ko. I'm Ramville Almeda, from zero to multi-millionaire.